Hello, good afternoon, Italy Chuties. Good afternoon, Tutor Rom. Good afternoon, Tutor Ka. Good afternoon, Chuties. Maayong hapon kaninyong tanan. Yes, and today we are your tutor on Philippine politics and governance every Thursday, 4:40 to 5:20 p.m. I'm Tutor Ka from SDO Valenzuela. I'm Tutor Rom from SDO City of Bugol. Okay. Nandiyan na po ba yung ating PPT? Nakikita na po bang ating PowerPoint? Tutor Rom, nakita na po ba? Hindi pa namin nakikita, Tutor Ka. While si Tutor Ka ay pinipipare pa yung PowerPoint natin, binabati ko yung mga tutees natin, sina Joseph Conrad Bulaklak at Enrico Dalupan, yung parating nanonood at sumasubaybay sa atin sa Philippine politics and governance. Yes, and with that, we are on quarter 4, week 7, module 16, Citizenship in Practice, Political Engagement, and Youth Empowerment. Nako, Tutor Rom, hitik na hitik tayo sa ating episode 4 today. Katulad nung last week episode, ano, Tutor Rom, talagang hindi tayo magkamali sa interview portion natin. And I think merong technical difficulty ata ang ating backstage. Tingnan nga po natin kasi ako ay nakakakita ng aking PPT. Okay? Let us see. Okay, so Tutor Rom, kindly acknowledge yung ating SDO ng module. Okay, maraming salamat po SDO Negros Oriental for allowing us to use their modules for the fourth quarter for Philippine Politics and Governance. At ngayon po ang writer ng ating module ay si Binibining Melanie M. Mekabinkel from Negros Oriental at saka sa kanilang Schools Division Superintendent na si Senen Priscilio P. Polin CISO 5. Maraming salamat po, Negros Oriental. Yes, thank you very much, SDO Negros Oriental. Okay, ayan na. Nakikita na ang ating PPT. And for the objectives at the end of this session, the tutee should be able to identify issues related to political engagement and youth empowerment. Determine programs that address issues related to political engagement and youth empowerment. What else, Tutor Rom? And the tutees will be able to assess an existing program that addresses an issue isolated to political engagement and youth empowerment and conduct a research for a draft proposal on a project or political empowerment. Yes, at yan ay i-discuss natin later on. But for the review of the previous episode, identify each statement if it is a civil society organization or CSOs or a social movement or CMS. Okay, so here it is. Tutees, kindly type your answer on our comment box. Their fields of intervention include education, health, emergency relief, and basic needs assistance. An example of this is Red Cross. Is it a CSO or a SM? Tutor Rom? Okay, ang sagot ng isa nating tutee, si Carlos, sabi niya religious daw. Is it religious ba, Tutor Ka? Tingnan nga natin. Correct. It is CSO religious. Next. They primarily focused on the development, housing, social services, civil and legal assistance, and cultural recreation. Is it a CSO or SM? Tutor Rom? Okay, may sumagot na trade unions. Sabi naman ni Enrico, ang sagot niya naman ay community-based. Is it community-based ba, Tutor Ka, or trade union? Tingnan nga natin kung tama sila. It is CSO community-based. Aba, talagang nakikinig sila last week. These are labor and worker associations which promote workers' interests. Is it a CSO or SM? Tutor Rom. Okay, ang sagot ng mga tutees natin, sabi naman ni
Joseph. Sagot ni Joseph is SM alternative. Sabi naman ni Carlo, ang sagot naman ni Carlo ay CIS o trade unions. So, sino ba ang tama, Chotrika? Si Miguel ba or si Joseph? Yes, let us see. It is CSO, trade union. Okay, yung keyword doon is labor and worker associations. Next, typically focused on self-improvement and limited specific changes to individual beliefs and behavior. It is a CSO or SM. Tingnan nga natin, Tutor Rom. Okay, ang sagot ng ating tutee, no, parati yung nagiging tutor of the week natin, si Renz Guyver, ang sagot niya ay SM alternative. Is it SM alternative ba, tutor ka? Let's see. Yes, correct. It is SM alternative. And last, seek to completely change every aspect of society. Their goal is to change all of society in a dramatic way. CSO or SM? Ano po kayang answer nila, Tutor Rom? Okay, ang daming sumagot ng SM revolutionary. Is it SM revolutionary ba, Tutor Ka? Let us see. Okay, it is SM Revolutionary. Thank you very much and congratulations sa mga itulay tutis natin na nagpa-participate lagi sa ating mga review of the episode. And for today, we have your Module 16 Citizenship in Practice, Political Engagement, and Youth Empowerment. Let's start. So, civic engagement or civic participation is any individual or group activity addressing issues of public concern. Citizens acting alone or together to protect public values or make a change or difference in the community are common types of civic engagement. Katulad ng mga ginagawa natin, di ba, na-discuss na natin ito with our previous lesson, especially yung first semester natin. Di ba, Tutor Rom? Yes, Tutor Ka. Ang dami na nating na-tackle dyan. Okay, at ang sumunod naman ay political engagement. So it includes a broad range of activities through which people develop and express their opinions on the world and how it is governed and try to take part in and shape the decisions that affect their lives. So parang pakikipag-participate natin sa ating governance, yun ang ibig sabihin ng political engagement. Yes, and with civic participation, it is a key issue in the social and community context domain. Civic participation encompasses a wide range of formal and informal activity. Marami pong iba't ibang klase ng civic participation. Later on, we will talk about it with our guest for today. Tutor Rom? And we have also youth empowerment. It is a process where young people are encouraged to take charge of their lives responsibly. They do this by addressing their situation and then take action in order to improve their access to resources and transform their consciousness through their beliefs, values, and attitudes. Kaya nga may sanggunian kabataan tayo, Chotrika. Yes, and ito yung pag-uusapan natin for this afternoon. We have the types of youth empowerment. We have the psychological empowerment. It enhances individuals' consciousness, belief in self-efficacy, awareness, and knowledge of problems and solutions, and how individuals can address problems that harm their quality of life. Ito ay mga programa, nakikita natin yung mga programang ito sa iba't ibang youth organization. Okay, next one, Tutor Rom. And then we have also the community empowerment. It focuses on enhancing the community through leadership development, improving communication, and creating a network of support to mobilize the community to address concerns.
Yan. And then we have, of course, the organizational empowerment aims to create a base of resources for a community. Ito yung mga volunteerism ng ating mga youth, okay, that aims to protect, promote, and advocate for the powerless. Next, Tutorong. And then we have also social empowerment. It teaches the youth about social inclusion and literacy, as well as helping kids find the resources to be proactive in their communities. Kaya yung mga sangguniang kabataan natin, marami silang projects, Chuter Kano, meron silang feeding programs, may sports sila. Okay, and we have also next empowerment, Chuter Ka. Yes, and then we have cultural empowerment. Ito naman yung recreation ng cultural practices. Ito ay ginagawa nila, okay, sa sangguniang kabataan where they held programs that promote culture, redefining cultural rules and norms for youth. And we have the goals of youth empowerment. We have positive sense of self, self-control, decision-making skills, a moral system of belief, and pro-social connectedness. And naandito na tayo sa exciting part ng ating episode dahil marami tayong pag-uusapan. I am privileged to introduce to you our guest. Minsan lang po mangyari ito sa buhay namin ni Tutor Rom. He is an awardee of the 2016 10 Outstanding Students in the Philippines and a recipient of the Outstanding Youth Volunteer Award by the National Economic Development Authority in 2019. He serves as the founder and director general of Mga Tala at Tula Community. Sounds familiar. An online community known for its collaborative exhibit of poetry in social media, promoting Filipino literature while recognizing the importance of art psychotherapy in the midst of pandemic. In 2020, MTAT Community was hailed as one of the national winners for 10 Accomplished Youth Organizations or TAYO Awards in the Philippines. When he was in college, he founded the Bulsu Journalism Society, served as a writer, editor at Pacesetter, and established a community-based organization called Ikaw ang Gawa Project in Candaba, Pampanga. He received several awards in journalism, academic, leadership, and community service from local to national level. With an audience of almost a million readers, including me, in social media, he uses his platform to spread love, hope, and healing through poetry. He has been known as the new generation inspirational writer, representing the youth in the field of literature and the arts. He achieved his bachelor's degree in mass communication, major in journalism, with academic distinction in 2016. And recently, he graduated his master's degree in public administration at the University of the Philippines, Diliman, and a short course in creative writing at the University of Iowa. He works at National Office of the Department of Education as writer-director. He is the creative director of DepEd's Isang Pangarap official video. He is a writer, filmmaker, and volunteer. Itulay tutis, teachers, parents, and viewers, let us all welcome in our DepEd Itulay Philippine Politics and Governance, Direct John Roniel Ron Canimo. Andiyan na po ba si Direct? Hello po, good evening po, Tutor Ka and Tutor Ron. Yes. Okay, good afternoon. Magandang gabi po sa lahat. Good afternoon po, yeah. Sir. Yes. Good afternoon po, Direct. Nako, yung makikita po sa teaser ko kanina sa aking post, 1,001% pogi points. Diba? Itulay tutis. Ayan, nakikita ko na may mga teachers, teacher broadcasters na nanonood ngayon nung nalaman na si Direct Ron ang aming
guest. Hello, teacher, broadcaster Michelle Liwag. Direktron, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa amin sa hapon na ito. Maraming salamat din po. Actually, ako po yung dapat magpasalamat dahil this afternoon makakapagbahagi po tayo ng kaalaman sa ating mga tutees po. So thank you po. Thank you po. Yes. And Tutor Rom, you have your first question to our guest. Okay, Direk Ron, what is the importance of youth empowerment in our society? Well, that's a very good question po, Tutor Rom. But first, let us identify the meaning of youth empowerment. Ano nga ba ang youth empowerment o pagbibigay lakas sa ating kabataan? So youth empowerment is the process of involving the youth and the young population in the decision-making and development of a community. We should acknowledge that even the young ones have a voice that a community should listen to. We also have to present an avenue through which they can make their voices heard and recognize the power that they have. In short, ang youth empowerment po ay pagbibigay natin ng tiwala sa mga kabataan. So, they are able to contribute to the growth of the society. Here in the Philippines po, 28% of our country's population is composed of the youth sector or those belonging to the age range of 10 to 24 years old. So with that number, it's safe to say that indeed, the youth is important when it comes to shaping and developing the society we live in. They have the capability to determine the future, not only of a community and a nation, they can also shape future of the world. Okay, so ibig sabihin po, ang youth po ay isang importanteng segment ng ating society din po. Tama po yan, Tutor Rom. Okay, Tutor Ka, may tanong ka po ba, Direk Ron? Yes, and another one po, Direk, why do we have to empower the youth? Ano po, sabi niyo po why kanina, do we have to empower the youth? Kanina yung discussion nyo, yung kumbaga, paano ba recap nyo sa mga nakaraang lessons, no? Ang dami ko rin nakuha from that. At mahalaga ang pag-empower natin sa youth because empowering the youth gives us the avenue, the push they need in order to take control of their future. So we need to equip them with the right tools in order to make better decisions for their future. At kapag sinabi nating tools, kailangan maihatid natin yung tamang edukasyon sa kanila. Kung baga yung tools na ito, education. Yes, tutor ka. Ayun po. Sorry yes, po, napupunta po ba ako? Sorry, medyo mahina po yung signal dito. Opo, sorry. Medyo mahina yung signal dito sa Baguio. Nasa Baguio Teachers Camp po kami ngayon. Ayun, so going back, so we need to equip them with the right tools in order to make better decisions for their future. At kapag sinabi po nating tools, kailangan maihatid natin yung tamang edukasyon sa kanila. Sa pamamagitan po ng edukasyon, mas nahahasa natin yung potensyal ng mga bata. At ito yung pagkakataon din natin para maitanim sa kanila ang pagiging isang mamamayang maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. If they were able to unleash their best qualities, they have better chances of a better future. At kung mayroon silang magandang hinaharap, mayroon ding magandang bukas ang bayan. Yes. Direk Ron, meron po tayo ngayon napapanahon ng mga issues regarding sa kabataan, regarding their pananaw sa komunidad na ginagalawan nila. What is your reaction right now sa rampant na pag-validate or pagka-cancel ng mga kabataan natin certain values like self-love and yung pagpapahalaga sa sarili, yung pagiging important ng buhay nila? Kasi makikita naman natin sa mga post, karamihan talaga right now, with what is happening, karamihan sa kanila ay nagko-commit ng suicide. What is your, ano yung
pananaw mo rito at paano mo right now, we have Itulay duties that are watching, marami po sa kanila. Ano po ang pwede niyong maging inspirational message para sa kanila? Especially, they are undergoing mental health stress po ngayon. I think we should acknowledge the fact na sensitive yung kabataan natin ngayon. Paano ba? When we say sensitive, hindi naman sinasabi nating weak or fragile ang ating kabataan, kundi mas mulat sila sa environment nila. Kumbaga, aware sila na may ganitong bagay. At para sa akin, it's a good thing na aware sila, na conscious sila na merong mga ganitong cases na dapat i-validate nila yung feelings nila na ganito. At nakakatuwa dahil kahit rampant ngayon yung tinatawag nating mga suliranin pagdating sa mental health, pagdating sa teenage pregnancy, yung mga ganung bagay, mga social issues na kinakaharap ng ating kabataan ngayon. At marami ding advocacies na dala-dala ang ating kabataan. Kung makikita natin ang mga advocate natin for mental health, for youth empowerment, ay mismo mga kabataan. At masasabi ko na sa pamamagitan ng volunteerism, ng nation building, na ipapakita din natin yung pagmamahal natin, hindi lang sa bayan, kundi na ipapakita natin yung pagmamahal natin sa ating mga sarili. At yun yung kagandahan ngayon sa generation na to, na kahit mulat sila sa digital age, ay aware pa rin sila sa kanilang tungkulin pagdating sa pagsisilbi natin sa bayan. At isa ang volunteerism and nation building sa masasabi kong solusyon natin sa lumalalang mental health issue ng generation na ito. Sa pamamagitan ng pagbo-volunteer, pagkakawang gawa, na ipapakita natin yung kabutihan at nalelesen yung stress ng kabataan. Yes, Tutor Ron, meron po kayong question para kay Direk Ron. Okay, Direk Ron, sabi niyo po kanina, yung kabataan is one of the voices of society. So ano po ang pwede nating ibigay na tips or suggestion sa ating mga kabataan upang makatulong sila sa lipunan? No? Kasi maraming mga kabataan na gustong tumulong sa ating komunidad, pero hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. So ano bang pwede nilang gawin, Direk Ron, para naman makatulong sila sa ating lipunan? Nako, marami pong avenue para po tumulong tayo sa bayan. Pero bago po iyon, siguro tulungan muna natin yung mga sarili natin. Kasi sa sarili natin nagsisimula ang lahat. Kung nakikita natin yung mga malalaking bagay na hindi natin magagawa agad, I think kailangan simulan muna natin sa sarili natin. Wait lang, inom lang ako. I think kailangan nating simulan muna sa sarili natin. Kasi, kapag sinabi natin mag-volunteer ka sa ganito or magkawang gawa ka sa ganito, hindi naman agad-agad may sasakatuparan natin yon. Pero ano ba yung easy yes? Ano ba yung pinakamabilis din na paraan para makatulong ka sa bayan? Kundi ayusin yung sarili natin. Sa sarili natin laging magsisimula. And I have this favorite term or word. Alam niyo po yung Volunisha? Alam niyo yung term na Volunisha? It's volunteer, yes, it's volunteer amnesia na pinagsama. Volunisha. So ang meaning po ng Volunisha ay that moment when you forget that you are volunteering to help change lives because it's changing yours. Nakalimutan mo na ang purpose mo ay tumulong at mapabuti ang iyong kapwa. Kasi ikaw mismo, yung buhay mo, napapabuti mo na. Nagagawa mo yung responsibility mo for others, and at the same time, nagagawa mo yung bagay na makakapagpabuti sa sarili mo. So I love that word, yung volunisha, volunteer amnesia. Yes. Direk Ron, there is a question being pop up here at the comments from our principal Mark Anthony Hamisal. Sabi niya dito, Direk, ano ang masasabi niyo pong exciting part para sa ating mga kabataan? Exciting part para sa ating mga kabataan ay
eto, lagi't laging exciting kapag nilook forward natin yung magandang bukas. Hindi ba? Kung matutulog tayo sa gabi na stress, na pagod, na problemado dahil sa dami ng gawain o dahil natalo tayo sa ganitong competition or dahil hindi tayo natanggap sa ganitong organization or dahil mababa yung grade natin, matutulog tayo ng malungkot. Pero ang laging exciting part sa pagitan ng pagtulog natin at paggising ay yung pag-asa. Lagi't lagi na mayroong pag-asa. At tingin ko yun yung nakakasabik na i-look forward every day. Na every day is a new day, is a new opportunity para matuto at para bumangon. Importante po talaga yun, ano? Yung parang sinasabi nila, para saan ka gumigising or kanino ka gumigising. It's very important po na magkaroon po talaga ang ating mga kabataan ngayon ng purpose at malaman nila sa kanilang buhay kung ano ba talaga yung purpose at bakit sila nag-exist dito sa mundong ibabaw, ano, Tutorom. And kanina habang binabasa ko po ang inyong short bio, no? I'm just wondering, Tutorom, ano po yung naging inspiration nyo? Bakit na-focus kayo in youth empowerment? Very promising po yung inyong records and reviewing. Nag-i-stock din po ako sa mga background nyo. Very promising po yung career nyo internationally. And you have received a prestigious award wherein pwede po kayong mas, you know, mas maganda pa yung maging career. Pero bakit po, ano po yung nag-interest sa inyo? What interested you to focus on youth empowerment? And especially po, what you're doing right now with the DepEd. Napaka-inspirational po. Every time po pinatutugtog ang DepEd, isang pangarap, talagang ramdam po namin yung message ng video na yon. Saan po nang gagaling yung inspiration nyo? At ano po yung nag-inspire sa inyo? Thank you po, Tutor Ka. Actually, kasama ko yung team ng isang pangarap. Ayan, say hi po. Ito po yung production team ng DepEd OUA ang bumuo ng isang pangarap. Nakikinig sila sa usapan po natin this afternoon. Gusto ko lang silang i-flex kasi sila talaga yung people behind that beautiful, that masterpiece po. At paano ba? Siguro ang inspirasyon ko, because I was once lost, I was once a failure din po. Katulad ng nararanasan din ng maraming kabataan, ako po ay dumanas din ng mental health problems, ng depression, at kumbaga natalo ako sa maraming bagay sa buhay at paano ba, na broken hearted din naman po ako. At tingin ko, nung nakabangon ako, dahil sa pamamagitan ng volunteerism, kasi finocus ko yung sarili ko sa kawang gawa eh. I joined different organizations, I bestow myself to nation building talaga. Kumbaga, sabi ko, kung hindi tatanggapin yung pagmamahal ko ng tao, ng mga taong gusto kong alayan ng pagmamahal na to, bakit hindi ko ibigay yung pagmamahal na to doon sa mas nangangailangan, mas deserving? At lagi't-lagi, yun ang bayan. Yun ang mamamayan ng bansang ito. At tinulungan ako ng volunteerism and nation building na makabangon from those failures, from those heartaches. At tingin ko po, sa point ng buhay ko na nakabangon ako, pinangako ko sa sarili ko na I'll give back. Na magbabalik ako, na ibabalik ko to lahat ng success or lahat ng ng accomplishments ko sa buhay, sa bayan, sa kabataan. Kung sino yung susunod sa henerasyon at kung sino ang mga batang aasahan pa natin na mag-build ng future natin. Sila yung mas deserving na makatanggap ng ganitong effort, ng ganitong ability, ng ganitong talent, ng ganitong words. Because I wanted to leave this world with beautiful words. Kumbaga, gusto kong maitanim sa puso ng mga kabataan at there's always hope at hindi nagtatapos sa kabiguan, sa minsang pagsuko ang buhay. At kapag dumating sa puntong nakaahon ka na at nakabangon, huwag mong kakalimutan yung bagay na tumulong sa'yo para makabangon. Lagi kang bumalik dun sa pinanggalingan mo. At yun yung bayan mo.
Kaya lagi kong binabalik sa bayan kung ano man yung tinatamasa ko ngayon. Director, meron pa kaming tanong dito from our program head from Humanities, Social, and Sciences, si Ms. Eileen Santiago. Ito yung tanong niya. What the sabi ni John Wesley says, what this generation tolerates, the next generation will embrace. What do you think should this generation tolerate that will best benefit the next generation to come? Sorry po, pakiulit po yung tanong, medyo mahilig. Ito po ang question niya, no? Quotation galing kay John Wesley. What this generation tolerates, the next generation will embrace. What do you think should this generation tolerate that will best benefit the next generation to come? Okay. What this generation should tolerate? I think kailangan mas paigtingin natin yung youth empowerment. I mean, back to our topic, kasi doon yung foundation eh. Diba? Yung kung bibigyan natin ng boses, kung bibigyan natin ng tiwala yung mga kabataan natin, hindi sila mahihiya at hindi sila hindi sila matatakot na ilabas yung potential nila, yung abilidad nila. At tingin ko, yung tiwala, yun yung dapat nating ipamana, ibigay sa susunod na henerasyon na kaya nyo to, na kayo yung pag-asa at kayo pa rin yung inaasahan namin. So, I think that's too much pressure. Pero lahat tayo dumaan doon eh. Lahat tayo inasahan ng bansa natin, 'di ba? Dumaan tayo sa pagiging youth. At panahon niyo naman para baguhin o i-develop pa yung society na 'to sa pamamagitan ng mga aral na natutunan niyo mula sa aming mga nakakatanda sa inyo. At ayun, tingin ko kailangan natin i-tolerate pa yung pagtitiwala sa ating kabataan. Youth empowerment. Yes, totoo yun, Direk Ron, ano, while listening to you, talagang dumaan din po ako bilang isang kabataan, as a youth leader also. Talaga pong isang hamon po sa generation ngayon, lalo na ang influence ng social media. At yung iyon pong mga tala at tula ay talaga pong nakaka-inspire sa ating mga youth. Kasi isa rin po ako sa fans nyo na nag-browse noon. At talagang nakikita ko po yung reaction ng ating mga kabataan sa mga pinopost nyo po. At you really motivated them. And some of your contributors are also youth, di po ba? Kaya napakaganda po ng inyong naging proyekto dito sa mga tala at tula. Marami pa po sana kaming itatanong sa inyo, Direk Ron. Kaya lang, time constraint po. Mag-overtime na naman kami. Direk Eileen Manlaki, aming PM, at ang aming principal, Direk Marge Hamisal, sana po ma-extend pa po itong aming episode kay Direk Ron regarding youth empowerment. Ano po? But thank you very much po, Direk Ron, for your time. Alam namin very busy kayo, but you made it today po. Thank you very much. A last message po para sa ating mga kabataan. Siyempre po, una gusto ko munang pasalamatan ang DepEd eTulay. Maraming salamat po sa inisyatibo nyo na ito, no? Tunay nga namang malaking tulong para sa ating mga kabataan. At pinapasabi din po ni Yusek Alain Pascua na hello daw po sa lahat na nanonood. At hello din daw po sa inyong mga masisipag na tutors. Ayan. At message for our youth. Paano ba? Huwag nating sayangin yung pagkakataon na ito. Kasi minsan lang to darating sa buhay natin. Minsan lang tayo makakaranas ng ganitong tiwala mula sa ating bayan. At yung tiwala na to, gamitin natin para sa ikabubuti ng mas nakakarami. Huwag nating sayangin yung chance na to. With that, thank you very much again, Direk Ron Canimo, our creative director of DepEd Videos. With that, thank you very much and God bless po. Daghang salamat. And with that, tutorong, naku, bitin-bitin talaga ako. Overtime na naman tayo. Okay? So, we go on with our assessment. Mag-assessment pa ba tayo? Siyempre naman.
Okay, let's go on with our assessment. Carefully, ayan na po bang ating PPT? Mukhang ang pati ang ating director eh, na-carried away sa ating guest. Ayan. Carefully read each statement below. Think if you think a statement is true. Talk if you think the statement is false. Okay, itulay duties. Youth participation in the society is not important in advancing human rights. Chuturong, think or talk? Sabi ni Joseph, talk daw, Chuturka. Is it talk, Chuturka? Let us see. It is very good. Talk. Next one. Youth empowerment is a process where young people are encouraged to take charge of their lives. Think or talk? Okay, sabi ng ating chuti, it's think daw, Chuturka. Is it think, Chuturka? Yes, it is. Tick. And last one, youth empowerment is the same with youth development. Tick or talk? Ang sagot ng ating tutor na si Carlos, sabi niya, it's talk. Is it talk, tutor ka? Yes, correct. It's talk. So, itulay tutis, alam namin na marami kayong napulot na aral and values for this afternoon episode. And with that, we are your humanities and social sciences tutors.